Ipayag sa inyo yung nangyari kaninang umaga. Pinin ko yung rank ko ni General Bautista. Kung makikita nyo, apat na estrel lang yan. Pahapon, tatlo pa lang yan. That is effective January 20. So starting today, 4-star general na dyan. Another very important designation dito sa Defense Department is Colonel Hermenegildo Aquino, taking over General Iriberi as Senior Military Assistant, effective 28 January 2013. So, these are two very important announcements that I have to share with you before I leave it to my assistants to continue the press conference, unless may gusto sabihin si General Bautista. Thank you, sir. It's an honor to have been given the rank of General, the highest position or highest rank that one can attain in the military, and I am very much honored and at the same time challenged to do my best performance of my duties and responsibilities as the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. And this is the commitment that I have for our forces in Filipino people. So, for the sure. Good morning, Senator. Right now, under study ni General Del Rosario, he is one of the candidates to take over Yusek Ramos. Now, yung approval ng kanyang resignation has not been put into play. Ibig sabihin, kahit lumakpas na tayo ng February 1, kahit sabihin kung February 1 is activity ng order, kung hindi pa natitirma ng Presidente, hindi siya pwedeng umalis. Sabi nga sa amin sa sundalo, to quit my post only when properly relieved. And he will be properly relieved if the orders are signed. Ang reaction namin dyan na anyway, this will be dealt with extensively later on. But I will tell you that we have been very transparent since the time of President Aquino when he came in 2010. No. Ayun pa, napakadami na nating reform ang ginagawa. Even our bidding process right now is very transparent. We invite the media, we invite the civil society organization, even the Makati Business Club are invited during bidding. We have instituted so many things, like the defense system of management will be explained to you very extensively by these two gentlemen.
Asek Velez and Peter Valdez. Para maintindihan niyo yung proseso na napaka-transparent at napaka-higpit nitong proseso nito. Accountable ka talaga, makikita mo pati doon sa mga timeline. No? Siguro yung nagamit, I'm not very sure, no? Nabasak nga si Jolly ito. Baka ang basis nila, nung at the time na pumasok ang presidente 2010, by 2011 nagkaroon ng massive investigation sa armed forces. Remember the corruption issue against Garcia, Ligot, na-involved si General Reyes. So that might have triggered this speculation, but we do not know. Anyway, we will deal with that. You are part of the defense press corps and you've been here moving around. Then you can say for yourself if there is or there is not. Hindi pa. Pinag-aaralan natin lahat ng options eh. Alam mo, kasi kumukakaunti nga yung pundo natin, yung ating 75 billion over 5 years, ay kulang na kulang yan kung talagang bibili ka ng mga dekalidad at first hand or brand new na gamit. So, hinihimay namin maigi para makuha natin yung maximum nung pera natin. Ibig sabihin, konti lang yung ilalabas mo, pero malaki yung kukunin mo. Right now, yung frigate ng Italy is one of the leading candidates. Pero magkakaroon tayo ng para maliwanag ang proseso, i-open bidding natin yan. So, magkakaroon ng kompetensya para malaman kung alin ang pinaka magandang presyo na may i-offer nila dun sa kanilang produktong i-offer sa atin. Meron. You can ask Asik Venet, who will talk about the scheduling. On another issue, recently may expire yung government UN permit in China. There's a protest in China. May medyo ang magandang effect nung sa atin, no? Lahat sa kita natin sa buong mundo na pwede tayong tumayo sa isang malaking sa isang napaka-powerful at napakalaking bansa. If only to prove that meron tayong karapatan. Hindi ito mo malakas ka, ikaw ay tama. Sabi nga ng Pangulo natin na right is might. Ibig sabihin, kahit maliit kang bansa, kung ipinaglalaban mo yung tama, pwede kang humarap sa pinakamalaki at pinaka-powerful na bansa. Ngayon, ito, legal forum yung pinasuka natin, may arbitration. Malalaman natin in 2 to 3 years time. Yun ang sabi nilang resolution ng case. It will take that number of years. But we are very confident that mananalo tayo. Sino magsasabi hindi atin yung baho di masinlok na napakalapit sa atin na mga ninuno natin. Tanong mo kay Ambassador Basilio, taga masinlok si ba Ambassador Basilio, sabihin niya, diyan nangingisla yung mga ninuno pa lang na niya, no? Do we expect China na karapin tayo ng China sa international bank? Mayroon sa gupin yun eh.
it would be for China to say that pwede niyang harapin, pwede hindi niya harapin. But may procedure yan na hindi ko na alam kung paano ang i-explain yun at legal na yun. Pero sa mga may reason ba yung China, may reason ba yung China para i-evade tayo sa international public? I cannot answer you that. Hindi naman kaya sir sila mga... Oh, ikaw naman. Hindi naman kaya sir sila mag-provoke naman nun. Hindi, ang kagandaan na itong ginawa natin ito, naipahayag natin sa buong mundo yung ating pinaglalaban natin yung ating karapatan. Ngayon, pagka hindi nila sinunod yun at mapuprovoke sila, gagawa ng moves na hindi dapat gawin, makukundi na sila ng buong mundo. Remember last year, sinabi ko na by July mapipirma natin lahat yung kontratang 138. Pinaka worst case scenario natin, November. Hindi natapos hanggang November. Bakit? Kasi nga hindi na isabatas yung revised modernization law na pirmahan ito December na. So, hindi tayo makakapasok sa kontrata nang walang assurance ng pondo. Sino makikipag-transact sa atin kung alam nila hindi pa wala ka pang siguradong pondo? No? So, nung napirmahan ng Presidente, ng ating Pangulo, noong Disyembre, umatpas na yung proseso. So, eto, January up to siguro June, July, puro kontrata na lahat itong pirmahan ng pirmahan. Tuloy-tuloy na ito. So, gaya ng helicopter natin, yung 21, kailan mo yung lalabas? May bidding sir, opening ng bid for the 21 helicopter. This month, di ba? Yes, sir. Ngayong week na. Ngayong week na ito, yung umpisa na natin yung bidding ng 21 helicopters. Marami pang susunod na mga kontratang papasukan natin. At sigurado, kasi sigurado na tayo may pera. May pondo na tayo. Hindi pareho nung una na, may pondo. Yan, may panaginip pa eh. Ito katotohanan na. Napirma na. So may assurance tayo nung 75 billion peso. So na kumpiyansa yung makikipag-deal sa atin na may pera tayong pambayad. Ako ay mauna na sa inyo, iwanan ko ang conference press con dito kay Asik Velez at saka si Peter Galvez. Meron pa kaming appointment. Anyway, mabuti yung napaaga tayo ng paano na? Hindi, napaaga tayo yung dapat next month pa tayo magkakaroon ng forum. So anyway, maraming salamat. Pero kung saan ka na hindi nga rin si pagbalik po yan siguro hindi nga rin si Tumsa. Pagbalik na po yan.